pangalan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, San Pablo ay pumunta sa Corinto at siya ay nagpahayag sa mabuting balita. Kasama niya si Aquila na isang Hudyo na pinaalis sa Roma dahil si Emperador Claudius ay pinaalis ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. Sa ating Ebanghelyo naman ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na ilang sandali na lang at konting panahon ay hindi na siya makikita, ngunit makita muli sapagkat siya ay pupunta na sa Ama. Sa buhay natin, tayo tinuturuan na ang Panginoon ay nariyan lang. Pero kuminsan sa buhay, parang hindi natin siya nadama o kaya'y parang ang ating mga panalangin ay parang hindi natanggap. At dahil sa ating karupukan at kainhaan, tayo'y naging negatibo at kuminsan'y nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagalo mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga Ponto, kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. Siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga.
at sinikap niyang makahikayat sa pananampalataya ng lahat. Maging Hudyo o Griego, nang dumating sila Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga Hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Ticio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang
at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kahit sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Wibis tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema ay tungkol sa kaunting panahon. Sa salitang Hebreo, itong kaunting panahon ay riga katan na atin namang mabasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 26, versikulo 20, na itong kaunting panahon ay mga panahon o mga sandali na napakahalaga. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 20, sa versikulo 16 na atin ding napakinggan ang kaunting panahon. Sa salitang Hebreo, gayto po ang pagkasulat sa versikulo 16, Kapitulo 16, Ebanghelyo ni San Juan. Mekron kei oketi teoretmi kei palen mekron kai opsistemi. Sa atin pong salita, kaunting panahon o kaunting sandali, hindi niyo ako magkikita. At kaunting pang panahon, makikita niyo ako uli. Na maganda naman ang pagkasulat nito sa Latin dahil itong original na Koinokon na Grigo ay nasalin din sa maganda na Latin ni San Hieronymus na sinasabi, Mudicum et jam nun bidibitis mi. Et eterum mudicum et bidibitis mi. Itong sinasabi dito, napakalaga ang mga maliit na sandali, mga maliit na panahon. Mga sandali na kung saan, tingnan natin, halimbawa kung ikaw ay nasa bingit ng isang peligro, ang maliit na panahon, napakalaga. O lili kaya ikaw ay malapit ng kukuha ng exam, ilang minuto na lang, maliit na sandali, napakahalaga. Uli kaya ganito ang gusto mong gawin at maiksi na lang ang panahon. Napakahalaga ang lahat. Ang atin pong tingnan dito kung ano ang kahalagahan ng panahon o ng sandali. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 18:1 hanggang 8, ni San Pablo, mula sa Atina, nagpunta sa Corinto at natagpuan niya
ng isa pang Hudyo na si Aquila at ang kanyang asawa na si Priscilla dahil sila pinalayas ni Emperador Claudius na ayaw ni Emperor Claudius ang mga Hudyo doon sa Roma at Italia at gumawa na sila ng paraan sa mga kakaunting panahon. Dinala nila ang mensahe ng mabuting balita. Dilait man sila, nagpunta pa rin sa ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoon. At marami ang nagbalik loob. Marami ang naging Kristiyano. Kaya ito yung pagpapahayag na ang kaunting panahon ay napakahalaga. Dahil ito yung ating pagtingin na ang ating Panginoon Diyos, wagas ang kanyang pag-ibig ayon pa sa Salmo 97 na ating napakinggan ngayon. Kaya siya yung Panginoong nagliligtas at nahayag sa lahat ng bansa, dapat nating bigyang pansin na kung titingnan natin, paano ba natin pinahalagahan ang mga konting sandali, ang mga malaga na panahon, mga ilang minuto na kung saan o ilang saglit na napakahalaga sa buhay, na ito ay dapat nating tingnan ano ang kahulugan nito. Kuminsan mayroong nagturo na kailangan nating pahalagahan ang lahat ng ating panahon. Dahil ang lahat ng ating panahon ay may kahalagahan, kaya kailangan na magkaroon tayo ng prioridad na diretso. O dili kaya, pangalawa, na tingnan natin ang importansya, ang kahalagahan ng limitado na mga sandali. At pangatlo, kung atin bang tingnan na tanggalin natin ang mga humahadlang upang tayo makagawa ng maayos sa maikli na sandali. O pang-apat, na ating tingnan ano ang kailangan nating piliin o magpasya tayo na ito lang ang dapat gawin. Sapagkat kung tayo ay maraming ginagawa at ang dami-dami nating mga inasikaso, hindi tayo makagawa. At kung hindi man natin nagawa ang isang bagay, ito ay ating pagtanggap na tayo ay nagkaroon prioridad para sa panahon. Pero kinakailangan pa rin ang pagbigay ng kahalagahan. Na kung saan itong ating pagpahalaga sa panahon ay titingnan natin na magkaroon tayo ng isang pagtingin, pagpasya, na ang bawat panahon ay may kahalagahan. Kaya magkaroon tayo ng pagsusuri ano ang paraan na gamitin natin ang panahon para sa Diyos. Pangalawa, na magkaroon tayo ng paggamit ng ating panahon na may prioridad at para sa kabutihan. Pangatlo, na ating tingnan ang ating klaro na direksyon at tunguhin. Pangapat, na magkaroon tayo ng isang maayos at masinop na pagkilos na ang lahat ay ginagawa natin sa tamang panahon. At panglima, na ang ating pagkilos ay ating tingnan ang ating panahon ay hindi nawaldas. At pang-anim, na huwag tayong kukuha ng marami na hindi man natin kayang matapos. Kailangan tayo'y diretso sa buhay. Upang ito rin ang ating pagtingin na kung tayo ay nagkaroon ng isang tunay na paggamit sa ating panahon sa maalam, masinop na paraan, ating ginagamit ang ating panahon sa tamang paraan. At dahil doon, magkaroon tayo ng panalangin. Nasa kakaunti na panahon, ating napalagahan ang ginagawa ng Diyos at tayo'y nanalangin. Sapagkat ang panalangin ay ating koneksyon sa ating Diyos. Ang ating koneksyon sa ating Pong Hesus Nazareno. Ang ating koneksyon sa espiritual na daanan tungo sa langit. Kaya kailangan na ang ilang saglit na mahalaga sa buhay, ang prioridad natin ay ang Diyos at magkaroon ng taimtim na panalangin. Sapagkat sa pagtingin po natin, magkaroon tayo ng isang tunay na pagbalik loob at pagbabago at ginagamit natin ang lahat ng sandali ng ating panahon para sa ating kaligtasan na nagpunla tayo ng mga punla na siyang magligtas sa atin. Nag-invest tayo para sa langit at hindi para sa mundo. At ito ay ang ating pagtingin na mayroong mga iba't ibang sandali sa buhay na dapat nating tingnan. At ito
yung ating pagpahalaga na tayo ay nangailangan ng pagkilala na ang Diyos ay nariyan lang. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Hindi tayo ibinagsak ng Diyos. Sa lahat ng panahon na tayo nangailangan sa Kanya, nariyan lang siya. Sapagkat ang bawat sandali sa ating buhay, napakahalaga. Kaya sabi niya sa ating ebanghelyo ngayon, kaunting panahon lang, hindi ako kikita, pero babalik ako. Dahil siya'y mamatay, mawala siya, pero siya'y mabuhay muli. Kaya kakaunting panahon pa, siya ay makikita muli. Nariyan lang ang Diyos, nariyan lang ang Panginoon na sa atin ang pagpahalaga sa lahat ng saglit ng ating buhay. Ano pong kahulugan nito? Na iwasan natin ang pagwaldas ng ating panahon sa mga hindi kaaya-ayang bagay. Pupunta sa TikTok kung ano-anong nilagay doon, tumitingin kung ano yung mga laruan sa ibang apps na mga tinatawag na internet games o dili kaya kung ano-anong mga tinitingnan natin o pupunta sa kahit saan, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Kailangan tayo na magkaroon ng prioridad sa buhay. At ang number one, dapat ang Diyos. Kapag ka ang Diyos ang siyang nangunguna, klaro ang ating matunguhan. Klaro ang direksyon na ating buhay. Klaro na may ugnayan tayo sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Sapagkat ang mga kakaunting sandali na nariyan ang Diyos, ating napadama sa Kanya at sinasabi niya, hindi niyo ako makikita kung minsan dahil iba ang ating isina sa isip. Ngunit makikita rin siya kapag marubdob ang ating pananalig sa Kanya. Madama rin natin ang Diyos kung siya'y pinalaga natin at siya ang mabigay saysay sa buhay. Sapagkat kung nariyan ang Diyos, ating natamo ang tagumpay. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Sapagkat sa Diyos, nariyan ang kabuluan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang Kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Atin pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway, buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng makapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kalagayan ng kanilang buhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis
sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hingamin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ang haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong saling anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang lambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu, kung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa pong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlayan may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen ng pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad dito sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Para po sa lahat ng mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito sa loob at sa labas. At kayong manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway, ang inyong panalangin ay ringgin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan, lalo na every Thursday, mayroong I Thursday. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng nakiugnay sa atin at nagtumutulong sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay laging suma sa inyo. Ang mga sandali at kakaunting panahon sa buhay ay mahalaga. Kaya, ang lahat ng sandali ay dapat panahon sa Diyos. Gawin nating taimtim ang ating panalangin, marugdob ang ating pananalig sa Kanya, masigla ang ating pagsasaksi sa Kanya. Nang sa gayon, makabuluhan, may kahulugan ang bawat sandali ng ating buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigpasan ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kana nagsusumamo sa iyo, makamta na manila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamitan ng binisyon ito, naway, maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang nagpapaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro
nuestro Padre Jesús, Nazareno, hijo de la luz. Nasa ino, ina na 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 na